Hi guys! For today's video, i-share ko sa inyo itong in-order ko sa Lazada. Yes, sa Lazada na ako lagi umu-order kasi ang taas na ng shipping fee sa Shopee. May tao. Ayan guys, balik tayo. May nag-claim lang. Araw-araw yung nag-claim sa akin, parang may araw na rin siya. 300, 350, ayusin lang natin to. Para makita nyo naman kung ano yung i-share ko. So, ito yung i-share ko sa inyo. Malaking box siya. Ayan, sobrang laki niya. Yan. Ano kaya ito? Ano kaya ito? So, ito guys, ay i-unbox ko na para hindi na kayo mainip kung anong laman ito. Ayan, kita nyo na naman sa title kung ano. Kita nyo na naman sa title kung ano itong laman ito. So, hindi na siguro kayo maiinip kung anong laman ito. Ilalagay ko na sa title para alam nyo na kung content ko ngayon. So, ito guys, nabuksan ko pa lang yung box. At hindi ko pa siya na-unbox kasi maraming laman yung ano, medyo mabigat siya guys. Oh, ayan, mabigat. So, ito yung installation steps kung paano gawin. At good luck sa akin kung maayos ko siya. So, titignan ko lang dito kung ano yung mga steps kung paano gagawin. Guys, lagay daw muna natin yung gulong. So, ayan. Dito yung tornilyo. Tapos, meron na rin siyang kasamang pang-screw. Ito. So, ito. Isusuklod lang ito. So, ayan guys. Nalagay ko na yung gulong. Ayan. Okay na siya. So, sunod guys. Ito yung ilalagay natin dito sa gitna. Ayan. Susunod natin guys yung mga handrail naman. So tabi muna natin dito, tapos unahin muna natin yung sa taas na part niya. Ayan. And guys, sunod ito ay ito tornilyo natin dito. Ayan, may butas dito guys. Tapos may butas din dito, i-coconnect natin yan. Tatlong klase ang tornilyo, tatlong size. Merong 6x25, 6x30, at 6x20. So, ang gagamitin daw natin dito ay 6x25. So, yung panggitnang size. Wala namang nakalagay dito kung anong size to. So, yung panggitnang size ang gagamitin natin. So, yun guys, natapos ko na tong kabila. So, dito naman tayo sa kabilang side. May mga butas dito guys, oh, tapos dito pa. So ilalagay na natin yung pinakasandalan dito. Ano dito guys? Ayan, dito sa gitna. Ma, isang... Ay, ganda! Wait lang, clip. Ang bango mo naman. Tapos... Ganda! Ganda naman, bublog up. Testing ako. Ako hindi testing. So yun guys, naayos ko na to. Ayan, ito na lang sa ano niya, anong tawag dito? Ito na lang pang ano sa ulo ang ilalagay natin. Gagamitan natin to ng 6x25 na screw. Meron to ditong butas sa likod. Ayan, dyan. Hi guys, ayan, ito yung kinaumagahan na nung pag-assemble ko nito. Kasi after nung na-assemble ko, kumain na ako. At hindi na ako nakapag-vlog kasi sobrang ingay na doon sa pulpulan. At meron na rin tambay dito sa terrace namin. So ito na, assemble ko na siya at mukhang matibay siya. Kaso nga lang guys, hindi siya terno dito sa lamesa ko. Na ito, yung ano lang, ginawa lang na asawa ko na from scratch na kahoy. Yung mga kahoy na hindi na ginagamit. Hindi siya termo. So, sunod dating target ay lamesa kung tapalarin.
So, ayan siya, guys. Oh. Napapaikot ko siya. Nakaka-relax siya. Matagal ko nang gustong bilhin to. Kaso, ngayon ko lang nalingi lang bumili. Gusto ko sana yung puti, kaso mas mahal yung puti. Doon sa video na nakita ko, ito na slide, ito nare-recline to. Pero ito hindi ko nare-recline. Tapos meron siyang adjacent sa ilalim. Para kung gusto mong pababain at saka pataasin yung pinakaupuan. Tapos guys, ito ay na-adjust siya, na tataas siya at na ibababa. Ang ayaw ko lang dito guys, itong pinakatela niya. Sobrang sakit sa balat. Ayan, pag natutuon ay masakit sa balat. I-share ko na sa inyo kung magkano yung bili ko at ilalagay ko na lang din dyan sa screen kung sino yung seller na nabilhan ko. So ito guys, dalawa ang pinagpipilian ko, yung gray na upuan saka itong black. Mas mura kasi yung gray na upuan, 1,620 lang. Ito ay 1,670. Pero nung bandang huli, na-realize ko, ito nala ang black. Para hindi masyadong makita ang dumi, kung sakaling dumumi man yung upuan. So itong black ay 1,674 ang bili ko. Tapos ang shipping fee niya dapat 394. Pero meron akong Lazada bonus kasi binili ko siya nung 99. Tapos may free shipping voucher ako na 200. Ayan, ang kinalabasan ng binayaran ko dito ay 1,718. Dati 1,500 lang to eh. Ngayon tumaas na siya. Hindi kaagad kasi ako umorder. Pero okay lang. Ito office chair siya. Pero meron tayo sa tindahan natin. Marami ng mga kasari-sari store natin ang meron ganito. Siyempre, di ba? Pag ano, galing tayo sa pamimili, galing tayo sa mahabang pila doon sa mga grocery store, pag-uwi natin, mas maganda ay nakakapag-relax tayo habang tumitingin ng resibo at nag-check ng mga price, di ba? Ayan. Tapos ngayon, manunod tayo ng mga ka-vlogger natin, ka-YouTuber natin, and pwede tayo dito maupo. Kaso, hindi siya na-steady, kaya ang likot ko. Pasensya na kayo kung nahihilo kayo sa akin. Wala yata siyang steady, hindi ko pa siya natitignan. Anong oras pa lang guys? 7 o'clock pa lang. So, pagka-assemble ko nito, kinuha na ng anak ko, pinaikot na doon sa may terrace. Doon na siya nagpaikot. Clip, huwag yung aalis kami ngayon, magpapaboxing yung anak ko. Huwag yung masikip yung braso kasi itataas. T-shirt na lang ang ano. Magpapabaksin siya ngayon kasi pinuntahan na kami ng taga-center. Siya na lang ang walang baksin dito sa amin, ng mga bata. Kasi natatakot ako guys, diba? Na-share ko na sa inyo, may congenital heart disease siya dati. So, balak namin sanang ipa-check up muna siya. Para, ano muna, humingi muna ng approval galing doon sa pedya. Eh, hindi na nalingilan. Okay naman daw, sabi ng taga-center. Pero matagal na naman siyang, ano, baby pa siya yun. Pero hanggang ngayon yung takot nandito pa rin. Kasi, syempre, heart yung pinag-uusapan dito. Ayan, sarap magbantay pag nakaganito ka, oh. Yan. Patingin-tingin ka lang sa iyong paninda, paikot-ikot lang kung anong kulang. So, ganyan. Kasi minsan, guys, pag ako ay, ano, may kukunin, ganyan. Tinatamad na ako tumayo kung abot ko naman. Eh, ito, minsan natutumba-tumba na ako dun sa upuan na monoblock. Eh, ito, yan, paikutin ko lang yung gulong. Sana yung gulong may lock, di ba? Para hindi siya gumagalaw-galaw. Ayan. Tapos ito, hindi... Dapat ito na re-recline para kung gusto kong mas naka-ano siya, naka-slanting, ay mas ano siya, relaxing. Parang feel na feel ko ngayon mag-vlog pag may ganito. Bili na kayo guys. Antayin nyo lang yung sale ng Lazada. Sa Lazada na ako lagi umu-order. Kasi pag sinabing free shipping talaga siya. Hindi katulad sa Shopee, ang laki-laki pa ng binabayaran. Ngayon, ignore ko na lang lagi ang Shopee, lagi na ako nasa Lazada. Lahat ng order ko, may 6 akong orders. Pang-apat na itong dumating, may 2 pang padating. Puro sa Lazada siya, wala akong in-order kahit isa sa Shopee. Kasi sobrang mahal na ng shipping fee sa Shopee. Tapos doon sa Lazada, may Lazada bonus pa guys. Ang laking discount talaga. Ayan, meron pa akong i-haul sa inyo. Hindi ko na naisama dito. Dahil hahaba ang video ko. Sa ibang vlog ko na lang yun ilalagay. So hanggang dito na lang guys, salamat sa inyong panonood. Sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe guys sa aking YouTube channel, Lizelle Domdom. Salamat guys, happy selling, God bless. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't